Nasawi ang isang sanggol sa Makilala, Cotabato. Tila lumalaraw ang kondisyon ng sanggol nang manatili sila sa evacuation center kasunod ng lindol. Umaaksyon si Jem Avancenia. Sa tabi na ng kanilang bahay, inilibing ang 6 na buwang sanggol na anak ni Marily Abo-Abo na si Baby Winces. Kwento ng lola ng sanggol, napilitan silang tumira sa evacuation center nang tumama ang lindol sa Makilala, Cotabato. Yun nga lang, sobrang init daw doon kaya tila lumala ang sakit ng kanyang apo. Pero daan to siya direng na siya rasi sa gamay niya. Pag dito na, maraging samot siya ba? Tungkol sa kainit. Oh, niya, kanang... Usay, gikalintura siya. Pero yung kalintura, nagtulang po ko nga dinala ng gito sa ngipon. Sinubukan pang dalhin sa ospital ang sanggol, pero noong Martes ay tuluyan na siyang binawian ng buhay dahil sa severe dehydration. Ginaisip na lang ako nga mas safe siya dito, ma'am. Mas safe siya kaysa sa ako. Napadyo yung lugar nga mas safe siya. So, hindi magun ako ma-assure, ma'am, nga. Sa ako, mas safe dyan siya kaysa mga... Panghitabo good karon, syempre mulakaw ko, galakaw ko. Wala ko perminti sa yang gilid ba. Naginahinahinay lang ako dawat. Dahil sa sinapit ni Baby Winces, pinaiigting ng lokal na pamahalaan ng North Cotabato ang pagmomonitor sa mga evacuee lalo na sa mga bata. Isang sundalo naman ang nagbabantay sa evacuation center ang dinala sa ospital kagabi. Kinagat siya ng ahas kagabi kaya tinakbo natin siya sa hospital. As of this moment, nasa Cotabato Provincial Hospital. Isang linggo naman makalipas ang huling malakas na lindol sa Mindanao, nagpatupad na rin ang forced evacuation sa 3 pang barangay sa Makilala. Actually, kung titingnan mo yung area nila, hindi pa naman siya nag-landslide, pero sa baba or sa taas niyan, meron ng bitak-bitak na nakikita ng MGB na kunting aftershock or kaya kunting ulan lang, talagang magla-landslide. So to protect our people, kailangan silang i-force evacuation. Suspendido pa rin ang mga klase dahil nagsisilbing evacuation centers ang mga eskwelahan. Sa ngayon, wala raw problema sa supply ng pagkain. Patuloy namang umaasa ang mga bakwit na muli silang makakabalik sa kanilang mga tirahan. Umaaksyon, Jem Avancenia, News 5.